Okay, I'm here with Ida Beltran Lucila, president of the Edmonton Philippine International Center. They just had a meeting with Mayor Sohi and other officials. Ida, tell us kung anong nangyari. So tonight we had a salo-salo with Mayor Sohi. So initiative siya ng City of Edmonton to engage sa Filipino community kung ano yung mga concerns ng mga Filipino. So nung sa invitation, we asked everyone to identify the sectors that they are representing. Tapos we had like mga 8 topics, and so that kung ano yung, we are able to gauge kung ano yung mga top concerns ng Filipino community. Ang lumabas ay yung community and civic engagement and representation. Yung pangalawa is about small business support, yung mga processing, permits, licenses. Tapos pangatlo is yung affordable housing. So dumating ang aside from Mayor Sohi, may 4 na councilors ang dumating, tapos yung mga senior management ng city para mag-engage sa group discussion. Pinakinggan nila lahat ng, you know, yung mga feedback ng community, at nagbigay din sila ng mga sagot kung anong ginagawa na ng city tungkol dun sa mga issues. So yun. Mukhang first time ito narinig ko, Ida, na may gathering na ganito. And this is, I believe, initiative ng EPIC ito at ng grupo mo. Yes, tsaka ng City of Edmonton. Kasi sanabi din ni Mayor Sohi, mahirap din talaga, lalo na sa panahon ngayon, they cannot expect na ang tao pupunta ng City Hall for mga sa council meetings. So, naisip nga is the city will go to the community. So, ito nga na pinlano namin ito para lahat nga ng community. Tsaka kasi EPIC, di ba? EPIC is about community, and we want to emphasize and strengthen our presence here in Edmonton. So, yun. This is a very good start, Ida. So, is this going to be a start of a series of meetings and consultations until dumating yung panahon na ma-achieve yung mga goals na gustong mangyari sa Filipino community at ang City of Edmonton? Yes, and so in fact, hindi naman talagang sinabi namin continuous dapat to. So hindi lang pag may ma-reach na na goal, kasi alam naman natin parating may problema na lalabas. So ang inano talaga dyan, at minimum one engagement na ganito kalaki. Tapos dahil nakita nga nila ang daming comments, it's something that we can also handle yung EPIC. We will collect all the information and then give it to the city every now and then. But it's a start of a collaboration. Ngayon, ang unang-unang nagustuhan namin dito sa nangyari tonight is nakilala natin kung sino yung mga taong kailangan natin makausap sa city. Nagbigay sila ng mga contact information. Nagsabi sila that they are open to be connected basta kayo may problema. And that's the first thing. Makilala mo, alam mo kung sinong lalapitan, alam mo kung ano yung mga programa. So, pinag-uusapan din namin sa city pag meron bagong lumalabas, i-share nila sa EPIC, and then EPIC can share it with the members and the Filipino community. So, yun. Okay, thank you so much, Ida. Thank you. Good news pala. Thank you so much. Thank you, Mo. Okay. Thank you. Start na? Okay, I'm here with Ani Chua Frit, President of the Philippine Bayanihan Association. Ani, anong nangyari? At ano nung participation ng PBAA? Oh, napakaganda pong nangyari dito. Ang City of Edmonton nagsagawa ng parang coaching, telling us how to set up the business, yung mga concerns with regards to community service, and also yung mga housing. Okay, so we learned a lot from this campaign, and also sa City of Edmonton mga projects nila. Maraming silang project, marami po tayong natutunan dito. At number one na nagustuhan ko is housing. Meron po palang housing for temporary workers
same time, meron din palang housing sa mga newcomers, right? Bigger families, ginagawa na nila yan. And so, dapat po tayo maging involved dito kasi ating mga pamilya pumupunta rito sa Canada. Eto na po, ang City of Edmonton, meron po silang pinoprovide na mga housing. At saka meron pa silang mga program na 5-year plan para doon sa mga wala pang, hindi pa afford na bumili ng bahay, meron silang ganun. Yan. So, maraming programa. Maraming good news. Yeah, maraming good news sa City of Edmonton. So, anong gagawin ng asosasyon mo, Annie, to help them? Bibigyan po natin sila ng proper information at proper guidance para doon sa mga bagong salta dito at yung mga maraming mga gustong mag put up ng business at business at kung ano-ano pa. Yeah. Bibigyan po natin sila ng mga proper information. Okay, Loida. Ano nangyari? Anong nangyari? Oh, sa meeting. So we are here at the Epic Building. We had the City of Edmonton Mayor with the City of Edmonton representatives. Tagalogin ba o Ingles? Kahit Tagalog. Dito po kami sa Epic Building. Dumating si Mayor Sohi and also mga representatives niya. Pinag-usapan ng housing affordability. Bakit po importanteng pag-usapan ito? Kasi po sa taas ng interest rate ang ating mga community, mga kababayan or yung mga residents, it's hard for them to qualify for mortgage. So kailangan po natin ng maraming rental housing para dun sa mga estudyante na nangungupahan, yung mga pamilya na bagong dating, okay, mga seniors, o kung sino man po, mga foreign workers, kailangan din po nangungupahan. So they have to address the housing affordability issue. So ano pong mga solusyon ang aming napag-usapan? So ang city po ay may balak na o may ginagawa na sila ng mga housing project, rentals, ng mga old buildings na gagawin nilang rentals na affordable para sa mga pamilya. They also are working on having bigger units. Let's face it, some families coming from different countries like the Philippines, they come with 3 or 4 children. And some apartment buildings, when you rent, they only allow 3 or 4 people. So they put other families in a disadvantaged position. So having bigger units, you can bring grandma in the same unit, you can bring your kids, or sometimes families, multi-generational, they also have grandchildren until they can afford to buy a house. How about our students coming from other provinces? They need to afford rentals. How about the foreign workers, the foreign students? So there's a lot of need for housing affordability.